What's up guys, no? At muli na naman ako nagbabalik para gumawa ng isang video na tungkol sa basketball, no? At congrats sa Toronto Raptors na nanalo kayo in Game 6 ng NBA Finals at natalo nyo ang Golden State Warriors na dapat na mag-tripit ngayong taon, pero galing na Kawhi, grabe. Shout out to Kawhi. Wow, what's that? Shout out, no? Ang ganda ng mga pinakita ng mga players doon, maganda yung mga pinakita nila. All, buong puso nila binigay, buong lakas, no? Buong isip nila kung paano sila, lalo yung mga coaches, kung paano nila i-handle yung mga inis ng mga player, mga frustration ng mga players, and all that stuff, no? And ayun, gagawa ko ng video tungkol sa mga toxic Filipino culture, no? Yung mga pages na gumagawa ng mga memes about NBA pero nauwi sa mga away-away ng mga Pilipino, no? At ano pa ba? Nauwi ito sa mga hindi pagkakaintindihan ng mga magkakaibigan, nauwi sa away ng mga kaibigan, no? So ayun, maumpisa na natin to. So let's do this. Let's go. Okay, salamat sa FB dahil nagkakaroon ako ng content sa inyo. maraming salamat dahil kundi dahil sa FB di ako nakaka-content dahil doon ako kumukuha ng mga minsan doon talaga marami, no? At yung unang toxic culture dito sa atin, no? Sa ating pagka-Pilipino, yung mga nanonood ng NBA, yung mga binabash yung mga babae na nanonood ng NBA sa finals lang, no? Sabi nga dun sa isang picture, lalabas ko dito. Yeah. Feeling NBA fan girl starter pack, no? Magiging first lang tuwing finals. Ano ko ba? Curry lang kilala, or si Curry, si Durant, si Clemson. Siguro lang kilala, pa si Green, si Iguodala, yung mga yun. Ayan ba? At nag-share ng NBA contest kahit wala daw alam, no? Meron talaga, ako meron akong babae, no? Nakaklasiko dati na basketball player talaga siya, mas magaling sa akin, no? Magaling talaga, varsity pa ng school namin, varsity ngayon ng UE. Fan ng GSW talaga siya. Since grade 9 kami, 2015. Bago pa mag-champion yung Golden State, fan na siya. Siguro most bomb pa lang si Curry ng 3 points. Fan na talaga siya. At ano ba? Ako rin naman naging fan ako ng Golden State or fan ako ni Curry na nung mga siguro 2013-2014 nag 272 3 points sa in NBA season, tapos tinaasan niya pa. Doon ako naging fan. So, ayoko lang, no? Ayoko lang sa mga pinopost sa FB na bakit binabash ng mga page yung mga babae na nanonood ng basketball, no? Hindi naman dahil siguro nga tuwing finals lang, no? So, hindi sila nanonood tuwing regular season. Siguro naman pwede natin pangatwiranan yan, no? Pwede natin pangatwiranan yung mga babae na nanonood ng NBA tuwing finals. Kasi bakit? Oo nga, pampahype, cool, diba? Para makisabay sa usong, hindi eh. Kasi alam nila na para sumabay sila, no? Ayaw nilang ma-left behind sa mga topics. Siguro ayun yung dahilan minsan, no? At yung ano pa ba? Yung sasabi, pero grabe, no? Grabe pag discriminate or pag racist, no? Sa mga fans. Kasi bakit? Sasabihin mo sila, First na naman kayo pag ano sasabihin nyo, no? O tapos ano pa? Ano pa sasabihin nyo? Si Curry lang naman kilala niya sa Golden State, siya si Durant, siya si Thompson. O diba? Ano pa? Mag-share ng NBA contest na, oh, galing-galing ni Baby Curry, ang galing-galing ni Baby Thompson. O diba? Sweep fly Raptors. O diba? Hindi nangyari. O diba? At ano pa? Sana hindi tayo naging ganong katoxic, no? Hindi tayo dapat ganong katoxic na let them watch the finals, no? Wag niyo silang i-bash na sa playoffs lang sila
nanonood, wag nyo silang hayaan na, well, hayaan silang manood, no? Ayun lang mapapayo ko sa mga nambabas sa mga babaeng nanonood na NBA fans ko, no? No? Alam niyo yung mas toxic pa, no? Na kukuha ng NBA picture, NBA player picture, yan, halimbawa si Kawhi, o halimbawa si Steph, tapos babigyan nila ng Tagalog word, na nagkasalita ng Tagalog. Ano ba? Mamaya papakita ko ng mga sample ng mga ganon. At si yung isa pa sa mga toxic na Filipino culture natin na dito nag-aaway-away halos lahat ng mag-Pilipino. Kasi bakit gagawa ng page? Tapos kukuha ng NBA player picture, halimbawa si Steph na umiiyak, tapos sasabihin doon ng ano ng admin or ng nag-post tawag dito, iyak na Steph. Ito, pakita ko sa inyo, dito, iyak na Steph, diba? Diba? Iyakan na, diba? Nakakainis yung mga ganong, nakakainis yung mga ganong page na, tapos magkocomment yung mga Raptors fans, iyak na kayo, tapos yung mga GS fans, tayo pag-away doon. Diba? Sana hindi natin hinahayaan yung mga ganong, dapat i-report lang natin pag nakita tayo na yun. Iba, sayang-saya pa. Iba, sayang-saya. Alam niyo ba na, kaya ako ginawa ito kasi naiinis ako sa mga ganon na, naiinis ako sa inyo, ha? Pero yan yun sila. Yan yun na kasi ba, hindi ko lang kung napapansin lang sila dun sa page nila. Tapos ano pa? Tapos commercial muna, no? Naglaro kami nung Sabado. Sabado ba yun? Oo, Sabado. Dahil wala lang, dahil natalo, dahil NBA is life. Naglaro kami ng NBA sa PS4. So ito, tignan pala orin nyo muna kung anong pinagagawa namin habang nanonood kami ng ayun na nanonood, naglalaro kami ng PS4 and playing NBA. So let's watch this. You gotta push the hell out of the thing. No, you almost have a problem. It's his first trip to the line. And not the guy you want to see at the lines. You often see the numbers as him in the bottom tier of the league. That one is off. And the 6'11", Clint Capella, just a phenomenal athlete. The mobility at the center spot is something really so crucial in today's game where every team is looking to expose big men on the perimeter. Here's Tucker. Great. The engine from beyond the arc. Tucker has got himself going with the triple, his first entry of the game. Been pretty tight to start this game. Turn it up with four straight misses. Made out of the goal. Chris Paul picks up a foul. That's his first foul. And Capella grew up in Switzerland. Ano masasabi mo? Ano sa iyo? Sa laro. Seryoso na ako. Yan, wala, talo na. Talo na, next ka naman, ito na. Lari ka sa akin, dudurugin kita pa. Yan, fix na natin. First game! Si Injurdo, Injurdo, awa! Injurdo, shame! So ayun, we are moving on sa ating sa ating topic. Napanood nyo yung video namin nung naglaro kami. And ayun, tutuloy-tuloy na natin to. At isa pa sa mga nakikita kong toxic Filipino culture ay yung diba? Yung ayun nga, katulad na sabi ko kanina na binibigyan nilang buhay ng mga Pilipino yung Tagalog na yung mga NBA player na nagtatagalog. So
binigyan si Kawai, pagkatagalog nila, si Gasol, si Step, si KG, pagkatagalog nila. Diba? Tapos ano mangyayari na naman? Mag-away-away na naman yung mga fans, no? Ano naman mangyayari? Wala naman sa... Halimbawa na lang, ito. Ito, number one. Si Gasol, si Step, si KG. Yan, diba? Ito, makikita nyo dito na nagtagalog si Gasol sa taas. Dito. Nagtagalog si KD tsaka si Step. Pangalawa, si ano naman, si Kawai. No? Si Kawai at si Kawai. At si, ano pa? Si Kawai lang. Si Kawai na nagtatagalog. Kumuha, ayun mga nakakainis na toxic Filipino traits or culture na kuha talaga sila ng para mas maintindihan. Hindi nagtagalog yung mga Amerikano, no? Hindi rin nila ibig sabihin yung ganong or intention na ganun yung sabihin. Gumagawa lang talaga ng mga Filipino o mga Pilipino na ganun yung sabihin para mainis, diba? Para mang-ton sa mga ibang fans, to. And ano pa ba? Ito ang last na. Ayun nga, katulad ng mga nakikita ko sa FB, hindi daw sila Raptors fan. Gusto lang talaga nila matalo yung GSW. Or, pwede naman pakatwiranan nyo kasi ano naman, para kasi sasawa na sila sa Golden State na manalo, sasawa na sila na, or hindi nakapasok yung NBA team na gusto nila. Kaya gusto naman, iba naman yung manalo, no? Iba naman, kaya iba sa Raptors na pumanig na team, di ba? Ito lang yung mga last na nung na-injured ulit si KD. Diba? Ano nangyari sa fans ng or sa crowd ng Raptors? Binu at pinalakpakan yung injured ni KD. Pero alam mo yung mga fans talaga. Si nakita niyo yung mukha ni Drake nung na-injured si KD. Grabe. Grabe talaga. Kahit ako eh. Achilles ba naman? Ano yung ma-torn sa'yo? Mapunit? Yan. Kadiri. Sakit. Pero nakita niyo ba si Kyle Lowry nung ano na yun, diba, pinapatigil nila yung crowd kasi ano nangyari, diba, walang nakakatuwa doon sa nangyari, wala ka dapat ipalakpak, dapat na tulungan mo palalo yung na injured eh, diba, o ano pa nangyari, ano, nakita nyo diba yung mukha ni Drake nung na-injured si Klay Thompson nung game 6, diba, grabe, ikaw ba naman ma-turn yung ACL mo, masakit talaga yun, kahit sino naman ayaw makita yun na yung tuhod mo, ma-injured. Grabe lang talaga masasabi mo, no? At sana huwag na natin sa susunod na NBA Finals o NBA Season, huwag na natin bigyang buhay yung mga NBA stars or NBA players na matatagalog sila. Huwag na natin hayaan na yung mga NBA players na nananahimik doon sa ibang bansa na hindi nila alam na kung ano nangyari doon sa Pilipinas na nagtatagalog pala sila, di ba? Ayun, hayaan na natin sila. So, ayun, maraming salamat dahil nakinig ka. Ikaw. No? Sana maging masaya na lang mga susunod na taon ang mga panonood dati sa NBA. Hayaan nyo sila mag-enjoy, hayaan nyo sila manood sa NBA na yan, no? Wala namang masama kung maging fans ka tuwing NBA Finals. O ano masama? Pipigilan mo yung kaligayahan ng ibang tao sa para sa fans lang, pagiging fan mo lang, no? Wayaan mo na sila mag-enjoy, no? Ikaw rin mag-enjoy ka sa panonood, no? Huwag ka namang inis sa ibang tao, huwag ka namang mag-taunt ibang tao na ay hindi naman marunong yung team mo, hindi naman yakam mo sila. Yakam mo sila. So, ayun. Maraming salamat sa 109 na subscribers dyan na nanatili. Keep enjoying this video. Keep enjoying this channel. Mag-abang-abang lang kayo sa mga iba pa dating video na gagawin dahil ayun, yeah. Palago tayo ng palago. So, maraming salamat. Thank you. And God bless you all. Pasokan na. God loves you.